about puppies. Like yung iba na naghahanap pa na anong breed po? Pareho lang naman aso yan. No one is, ano, no one is yung mas kailangan ng special needs. Lahat yan. Kailangan ng special needs. So right now, we're gonna bathe this patutis. We're gonna bathe 7 puppies. These 4 puppies of Vios. Ito na sila. If you don't know them, please watch this video here or here. I don't know. When Vios gave birth. Vios is our rescued dog na hit and run victim. This is Pinkie Pie. So this is Pinkie Pie. This is Green. Meron siyang ano lang sa ear. Green. And this is Violet. And this is Blue. Ayan. Okay, so eto, naka-prepare na tayo ng water nila na maligamgam na tubig. Ayan, eto, maligamgam na siya. Tapos, ayan si Togong makulit at si Atom. So there, we're gonna bathe them. So unahin natin. Sinong uunahin sa inyo? Right here, I'm using a... This is an activated charcoal soap with Madre de Cacao. And ano. So, most likely, herbal lang siya talaga lahat. So, it's safe for puppies. This is actually donated to us by Ate Cicette. Ay, so ikaw ang mauuna, ha? O di, eh, sige, eh di ikaw ang mauna. Sabi mo eh. Oh, unahin natin si Green. Sakto meron siyang ganun sa ear niya. Oh. Actually, this is an allergy. Meron na siya nito nung before pa. Okay, so ikaw ang mauuna kasi ikaw, ito pa tong Pinkie Pie na ito. Makulat din to si Pinkie Pie eh. Tapos at the same time, gugupitan na rin natin sila ng koko. Yeah, ayan. O, diba? Ang dami kong battle scars. Ignore nyo lang. So, ngayon, ganun-ganun muna siya. Upo. Upo, ganun-ganun lang. O. Nating bilisan kasi lalamit na yung tubig ni. Upo. Bababaran ko yung ear kasi meron parang allergy. Makakukulit sila. Ah, makakulit na. Mabilis. Kailangan mabilis lang. Mabilis lang kailangan. Wala naman silang skin problem gaano, except ito, which is allergy lang, so madali lang naman yung gumaling. Huwag mo dilaan yung kapatid mo, ano ba? Sarap ba yung sabon? Sarap ba yung sabon, ha, Violet? Ay, pala si Tata, mas Violet ko. Si Violet, ang hirap nilang ano, no, ang hirap malaman kung sino nung una. Actually, yung pangalan nila, yung color, if you notice, color sila. Kasi yun yung ano, nung puppy sila, if you saw the video, nung puppy sila, ay hindi mo talaga, nung bagong panganak sila, hindi mo talaga masasabi which is which, or who is who. So nilagyan namin sila ng yarn sa neck nila, na may mga color. So kung ano yung pangalan nila, yun yung color ng yarn nila. Ano ba yan? Ba't kinakain yung kapatid niyo? Yan. Pe, nye, nye. So, habang nakababad, para habang nakababad sila dun sa soap, medicated soap. Gupitan na natin sila ng nails. Pinkie Pie! Masarap pa yung sabon. Ano kailangan? Wait lang, baby. Wait lang. Pinkie Pie, stop! Pinkie Pie. Pinkie Pie! Okay. Wait lang, tapos na isa nila. Juklo na lang, juklo. Juklo, yay! Wait lang, baby. Meron pang mata na yung pati. Natatakot din ako. Ayoko naman silang masugatan kasi baka matroma sila. Matakot na sila sa nail cutter. So, ayoko din siya isagat na sagat na sagat. Ingat lang. Yung pagkupit ng koko, guys, makikita niyo naman. Meron yan sa loob na parang pink part. Yun yung tinatawag na quick. So, wag lang kayong tatama dun kasi dudugo yung ano nila. Although, pag napadugo niyo naman, first aid, lagyan niyo lang ng cornstarch or flour. Yun, makitigil yung ano niya, yung bleeding niya. Opo, wait lang, wait na lang. O, ito na lang, hide po na lang. Hind legs na lang, wait baby, hind legs. Tapos bandaw na, tapos finish ka na, wait lang.
May kumakagat sa akin dito sa kaliwa. Aray ko masakit, ha? By the way, I'm bathing them kasi tomorrow is their vaccination. So para, kasi 1 week silang hindi pwedeng i-vaccine. Or 5 days, 5 to 7 days silang hindi pwedeng paliguan after vaccine. So papaliguan na natin sila. Okay, you're done na. Apo, baby. Bulaga! Gigil ako sa'yo eh. Aww. Alam mo, puppy breath pa rin sila kahit matagal sila hindi dinidede sa mga nila. Finish na! Finish! Shake! Pagigil ang puppies! Ngayon, after nito, papaliguan natin yung 3 pups, which is a different setting kasi sila may skin problem yung 3 pups. Ito mabilis lang kasi ligo lang sila dahil mabantot lang mga bata. A few moments later. Yay! Okay, you're done. Wait lang, baby. 5 close na lang. Oo. Okay. 1, 2, 3, 4. Ayun, naiwan pa sa kabila. 5! You're done! Yay! Oh, di wala na. Finish na to si Violet. Pinkie Pie, your turn! Pinkie Pie! Alam niya na yung pangalan ni Pinkie Pie. Alam na niya yung pangalan niya. Kasi siya lagi yung Pinkie Pie! Ligo na si Pinkie Pie. Naku, pagka naligo na to, sasabihin na ni ate, Mami, pwede ba si Pinkie Pie sa loob ng bahay? Naglalaro siya mag-isa. Kawawa naman si Togo. Shedding pa rin siya eh. Si Chilog naman guys, kaya naka-cone. Nasugat yung paw niya sa hind paw niya. Kinukutkot niya na maga. So isang araw ika-ika siya. Ngayon magaling na. Kaya lang, hindi ko pa rin tinatanggal yung cone kasi baka mamaya kutkutin ulit. Pag sure na ako na talagang magaling na, tsaka ako nalang tatanggalin yung paa niya. Pag alam kong hindi niya nakukutkutin yung paa niya. Tignan niyo nga, di. Kung pwede lang sila ikip talaga lahat. But they are all for adoption. They're all open for adoption.
pwede lang sila ikip talaga, guys. Alam, syempre, yung resources, ang hirap din kasi like right now, 28 na sila. Ang hirap. No! Nalupitan ko na ba ikaw? Hindi pa pala kita nagugupitan. Sinabanlawan na kita. Munti ka na makalusot. Uy, ang bait daw siya. Nagaharutan na yung mga huskies. Ang ingay na nila. Very good naman si Pinky Pie. Ayan. So, tapos na sila. Tapos, papakainin na natin sila. Gusto ko kasi, ito yung food nila. This is Optima High Protein with goat's milk. Uy, after maligo, eating time. So, parang ma-associate yung pagligo sa positive, something positive. Nag-iingay na sila. Alam na nila. Ting, 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 ting. Oh. Yan. Mga monsters. Okay. So, magpapaligo na tayo dun sa three puppies. Sila yung ihuhuli natin kasi meron silang skin problem. Mas kailangan ko silang matutukan. Tapos syempre, ayoko naman nakahawak ako dun sa may mga problem sa skin. Tapos hawak ako dito sa healthy puppies. So, kaya nilalast ko sila paliguan. Tapos, I use the same type of soap, pero different soap. Ayun, hindi ko ginagamit yung ginagamit ko dun dito sa puppies ni Vios sa kanila. They have their own. Tapos, I'm gonna try something right now. Yung DE. Diatomaceous earth. Itatry ko ipang huling banlaw. Usually, so ito guys, I disinfect their area first. Yung sa puppies sa isa. Actually, pareho naman sila. So, ganun ginagawa ko before bathing. Siyempre, actually, every morning nga, linis muna. Linis muna ng mga pupo, ganyan. Tapos sa shelter. Ayan, sa shelter muna. So, ito. Ayan, disinfecting. Na, merong Clorox and ano. Na-brush ko na siya. Banlaw na lang ito. So, ayan. Ganyan yung brush ko. Kasi meron siyang, parang alam niyo, parang mga dead skin nila nung mga, etong puppies na to. Kasi nga, hindi pa okay yung mga skin nila. So, eto. Disinfect their area. Tapos, di-disinfect natin yung crate nila. Kasi yun nga, nagli-leave din sila ng parang mga dead skin dun sa crate. So, i-disinfect natin. Ayan. So, if you can see, yung bedding nila, madumi na. So, lalabahan natin to. Ayan, yung sa skin nila yan galing, oh guys. Alam niyo, minsan kahit 3 days lang. As in, yan. Lalabahan natin yan. Ito yung nalabahan ko na last time na pinaliguan ko sila. Ay, naglinis ako. So, ito, i-disinfect natin. So, kailangan na labas muna sila. Babies, labas muna dyan. Brushin natin yung house nyo. Come. Labas muna. Out. Ang ano nila guys, pag hinawakan nyo, talagang super mararamdaman yung nataka-oily nung skin nila because of the mange. Ayan, dyan muna kayo baby. Wash natin tong ano nyo. I-disinfect ko din ng Clorox tsaka ng soap to. So, ito binigay sa amin to ni Ate Karina. It was donated. Pang mange siya. Although medyo sobrang tapang niya. So parang ayoko muna siyang gamitin sa puppies directly. Ang lilinis ko na lang. Sa three pups na to, I'm using two soaps. So like yung kanina, yung sinabi ko. Ito rin yun yung same. Tricycle! Sorry, andito kasi tayo sa garahe. So talagang tricycle, yung mga cars. So, I'm using two soaps. Yung pareho rin ng soap ng puppies kanina. Yung activated charcoal with madre de cacao and neem and whatever. Tapos, sulfur soap. Ito yung Dr. Kaufman lang to na. Sulfur soap. Yung white na formage. So, ayan. Pinagdidikit ko siya. Namali yung dikit. Dapat to pantay. Ganyan siya.
Yung nagdidikit ko siya kasi di ba pagbasa, minsan nagdidikit na siya. So yun yung sinusolve ko sa kanila. So this time gagawin ko, kasi di ba dun sa puppies ni Vios, ang ginagawa natin, paligo, banlaw, tapos na. Sa kanila hindi, soap muna, tapos kukunin ko na yung next. Kasi kailangan at least yung medicine from the soap, mababad sa katawan nila at least 10 to 15 minutes. So, ayan. Actually, nag-improve na sila, guys. Kung makita niyo yung video na nung time na... I think that was the time na na-rescue ko si Vios. Yung video na we rescued Vios. Yun yung time na iniwan itong tatlong puppies na to ng tricycle driver. So, you will see their condition super grabe than this. Nag-improve na to kasi nakailang medicated basta sila. Although, nababagalan ako kasi may mga cases ako na... After 2 medicated baths lang, ay kita mo na ang laki ng improvement ko. So ito sa kanila, parang nababagalan ako pa. Tumutubo na yung balahibo, pero bakit may mga parang may mga mange pa rin. Tapos guys, itong puppies na to ha, bukod sa mange nila, meron sila mga deformity sa legs. If you can see, ayan. Yung mga deformity sila. Yung isa nakita nyo, splayed siya. Yung splayed is yung parang nakasplit siya. Ito siya. So, they were born na ganyan, usually. Maybe product ng inbreeding, or I don't know, irresponsible, actually, responsible breeding, least most likely. Kuskus, kuskus. Para talagang, mas ayan na, nag-chicharon yung ears nila. So, after siya masabunan, iset aside ko muna siya. Tapos, next naman. Sobrang balik na yung balahibo niya talaga, oh. Yung tail na lang, yung tail na lang yung medyo tagilid. Ayan, wala pa yung tail niya. Pero ito, dami na niyang balahibo. Dati wala siyang balahibo. Tapos ito, siya yung pinaka-deformed sa lahat. Pero siya rin yung pinaka-healthy, actually. Siya yung makulit, siya yung ano, malikot, maligalig, yan. Oh. Chicharon yung ears niya. By the way guys, mas matanda sila kaysa dun sa anak ni Vios ha. They are 4 months. Sa estimate ko, they are already 4 months old. Maliit lang sila. So I assume they are small breed dogs. Kung hindi Shih Tzu, Chihuahua, or miniature dachshund. Ayun guys, sorry, hindi ko alam na naputol yung video dun sa last part. Hindi ko alam if it's because kinailangan ako ng memory. Kasi actually, hindi naman ako naka-receive ng memory like error or something. Basta nakita ko na lang, nung in-stop ko na lang yung video, I kept getting this pop-up. Ayan, tapos as in pop siya ng pop. Tapos kahit anong gawin ko, ayaw niyang mawala. So, I had to restart my phone. So, I don't know if this is gonna work. Hindi ko alam kung nag-error siya dahil sa mic. Kabit ko na lang ulit yung mic. Ayan. So, ayan na. Yung kanina sinabi ko pala, natapos kasing video ng 9 minutes. So, sabi ko, hindi pa enough yung time since I said bababad, kailangan nakababad muna yung pups dun sa soap for 10 to 15 minutes. So, I need more time. Anyway, sakto naman yung pag-restart ko ng phone and yung pag-ayos ko nung memory, pag-delete ng mga ibang files. It's exactly 15 minutes na lumipas na. So, babanlawan na natin yung puppies. Okay, na
i-set up ko na yung ano nila, yung crate nila. And yung bagong bedding, yung clean bedding. Yeah. Ay, wag ka na layo. Wag ka nitigit sa kapatid mo, may sabon pa sila. So, syempre, gagamit tayo ng ibang towel. Hindi tayo gagamit ng towel ng Healthy Pups, yung maayos yung skin. So, ito yung towel nila. Yan. Yes po. Yes po. Yes po. So cute naman sila. Oh. Sana may mag-adapt din sa kanila kahit ganito yung condition nila, tapos mamahalin sila na without discrimination. Diba? Pag gumaling to, huyo kayo. Huyo kayo sa amin. Pag gumaling kami, pagka maganda na ang skin namin, huyo kayo sa amin. No. No. Iba no. Pugi naman kaya to. Pugi. Okay. Go inside. You're next. Ay guys, nakalimutan ko yung diatomaceous. Yun nga pala yung panghuhuling banlaw natin. So, hindi pa pala siya tapos. Okay. Mamaya, pagka nabanlaw ako na sila nung water, plain water, yung panghuling banlaw, lalagyan natin ng diatomaceous. Tingnan natin kung that is effective than salt. Kasi na-try ko na yung huling banlaw na salt, which lagi kong ginagawa sa mga may mange po. And effective naman. Tingnan natin baka mas effective yung DE. Ako, wait. So, hindi muna kita pupunasan. Huling banlaw tayo ng DE. Okay. Wait lang. Oh, so sweet naman. So sweet naman sila. They deserve a loving home. They deserve loving home. Ano? Sweet naman sila. They're all puppies. Like yung iba na naghahanap pa na anong breed ko. Pareho lang naman aso yan. No one is yung mas kailangan ng special needs. Lahat yan. Kailangan ng special needs. Oh, bakit? I-research nyo guys about DE. Marami siyang benefits. Actually, pwede rin siyang sabi nila, it kills parasites. So, parang natural dewormer. So, hindi ko muna pupunasan. Later ko na sila pupunasan. Parang I will let the DE sink in first. Okay, baby. Dito ka na muna. Dito na muna. Ay, come here, baby. Come here. Wait, sorry. Sorry, alam ko akala mo tapos ka na. Pero hindi ko pala. Sorry, baby. Sorry po, pinaasa kita. Sorry po, baby. Opo. Lapit na to. So, eto, food grade tong DE na to. So, pwede rin siya ihalo sa food. Actually, nahalo ko din minsan sa food nila para sa parasite. Worms yan. Sabi nila, they kill worms. Kaya, I use it din. Minsan, sa reptiles rin, actually, yung mga leopard geckos, yung calcium lake nila, merong DE. Okay guys, one last touch pala. Ito, since tuyo na sila, lalagyan ko sila nito. This is actually
a special formulation dun sa friend ko sa Facebook na binibilahan ko ng lahat ng herbal supplements nila. Yung malunggay nila, turmeric, barley, VCO, yung DE actually, sa kanya ko binili. Tapos meron siyang, nung lately, nakita ko nga, meron siyang formulation, itong mixed oil. Meron na siyang neem, madre de cacao, moringa, which is malunggay, paragis, mangosteen, and guyabano. Actually, all these ingredients, ito yung ginagamit ko, yung moringa, mangosteen, guyabano, ito yung ginagamit ko noon na anti-cancer sa mga dogs ko. Yung paragis, na-research ko to na nagkaroon ng chronic kidney failure si Jacob. Kaya lang hindi ko na siya nabigyan nito, pero sabi niya na maganda. Pero itong mixed oil na to actually, this is pangpahid lang. Hindi siya iniinom or, I don't know, kasi actually ang neem, alam ko hindi pwedeng kainin eh. So, feeling ko yung neem tsaka madre de cacao lang yung hindi pwedeng kainin dito. O hindi pwedeng inumin or hindi pwedeng ma-ingest. Pero yung moringa, paragis, mangosteen, guyabano, they are safe na ipa yung kakainin. Pero this one, ang bala ko, dahil nakita nyo, di ba yung kay Green, meron siyang ganun sa tenga. So, lalagyan natin yun yung kay Green. Ayan. So, ayan guys. So, ito na yung brunch ko. Malasado. Tapos, itong wheat and barley coffee. Ito siya ako. Actually, ito, binili ko rin dun sa, sinasabi ko sa inyo na friend ko sa Facebook. Ilalagay ko na lang sa description yung link niya below. So, ito wala siyang ingredient na coffee bean na. As in talagang wheat and barley lang siya talaga. So, it's healthy. So, ginagawa ko about a teaspoon nung powder. Powder siya. Tapos, sugar. Tapos, nilagyan ko rin ng milk. Medyo weird yung color niya pag tinignan nyo. Yeah. So, ayun. Meron siya talaga mga buo-buo. May inom nyo rin siya. So, ang maganda doon, hindi naman siya talagang coffee yung lasa, pero may, pwede na. Pero maganda doon, yung alam mo na healthy siya, anti-cancer, antioxidant. So, yun. So, ayan. Guys, yan yung ating bathing ng puppies, and I hope you like this video, and please do subscribe and hit the like button and the notification bell if you want to see more videos in the future, and if you want me to do more reviews or tutorials or whatever, just leave a comment below. Okay guys, bye.